Hi guys, mga kanegosyo, kasenso ka, familia, magandang umaga po. Breakfast po tayo. And kaping barako, magmasal po kayo dito. Inom po tayo ng kaping barako. Guys, matagal ko nung gustong gawin to. Actually, last week pa, kaya lang nasobrang busy tayo. Ako po ay alalang-alala. Ako po yung taong may concern. Kaya nga po yung Negosyo Philippines ay itinatag natin. Talagang ito ay para sa mga taong gustong magnegosyo, nagninegosyo at nagpaplano pang magnegosyo. So, lalong-lalo na sa panahon po ng pandemic. And then para sa mga OFW natin, marami tayong nakakausap ng mga OFW na nasa ibang bansa, walang trabaho, gusto nang umuwi, wala lang silang flight, walang schedule, may mga iba na-quarantine pa, may mga iba kinakailangan pa yung mga requirement. Meron nga tayong nakausap na nung napanood niya yung about sa tilapia, sabi niya i-invest niya doon yung pera niyang natitira kasi nga before naloko siya sa mga investment, yung mga kambing-kambing na yan. So, alam niyo, ramdam na ramdam ko yung mga Pilipino. Napakarami nating nakausap ng mga OFWs na mag-for good na. Nung makita nila yung mga videos natin, especially sa tilapia, palaging, alam nyo, natatouch ako kasi sabi nila, naku, matagal na ako naghihintay dyan sa, ng ganyang business. So, nagbukas ako ng YouTube, nakita ko talaga about tilapia, nabuhayan ako ng loob. May mga nakausap ako na napakatagal na nila sa ibang bansa. May konting ipon pero takot at takot umuwi kasi nga walang gagawing negosyo. Yan yung mga ibang tao na yung mga tao na siyempre gustong magnegosyo. May mga iba na nagpapa-invest, pupunta pa ng ibang bansa. Singapore, pwedeng Italy, Dubai, kung saan-saan pinupuntahan yung mga tao, nagpapa-seminar, nag-i-invest yung mga tao. Shout out dun sa mga alam ko maraming nakaka-relay. Ganto po yan. Ang pag-uusapan natin guys ngayon, yung mga naglalabas ang mga bago na naman mga investment sa mga seafood, napatapat pa nga yung tilapia. Paisipin nyo na mga kasamahan ko sila. Marami naglalabas ngayon sa Facebook, naka-boost nga yun. Kaya sponsored videos, sponsored ads, kita-kita nyo, napakarami. May hipon, may crabs, ang dami. Nung isang araw, may mga nahuli na. Nakakatuwa nga kasi yung isang nahuli, sabi niya, siya raw yung may-ari ng farm, ng fish pond. Siya yung may-ari, wala daw siyang natanggap ni Singko. Maraming nahuli, million yung na-invest sa mga tao kasi pwede ka mag-invest ng million. And then, ang sabi, tinatalpak daw yung may-ari, parang ganun. So, may mga iba na nag-i-invite, pupunta sila sa farm, may mga parang trip-trip, pre-tripping, ipapakita yung farm, blah, blah, blah. Baka yun, mapatulad doon sa kambing na ini-expect ay libo-libo yung kambing na nandun sa loob dahil marami nag-invest. Pero kung bibilangin, kulang pa dahil sobrang dami nag-invest, wala namang maipakita ang kambing. Naubos na nga. So, ako'y naaawa. Hindi ko na po, alam nyo, pag-isipan nyo, too good to be true. Parang sobrang ganda para paniwalaan talaga para maging tunay. Alam nyo, labasan. Mag-i-invest ka. Merong isang naman bago. Noong una, naalala ko yung broilerpreneur. Ni-reviews natin yan. Nagawa tayo ng review. May mga nagalit. May mga nasa ibang bansa nagalit sa akin. Sabi niya, paano mo nalaman scam yan? Okay, disclaimer. Nung ako'y nag-video ng broilerpreneur, itong pinag-uusapan natin to, hindi ko po sinasabi na itong investment na ito ay scam. Okay? Hindi po. Dahil hindi ko naman nasubukan. Ako lang ay nag-aalala dahil bakit sobrang ganda. Ay, hindi ko sinasabi. Ano? Kung gusto nyo mag-invest kasi pera nyo naman yan, nasa sa inyo. Pero, hard-earned money. Pag-isipan, pag-aralan, magtanong-tanong, magmasid muna. Okay? So, dapat napatapat nga yung tilapia. Ay, kasi ginagawa natin yung tilapia, no? So, meron dyan na huli-huli nakita ko. Mag-i-invest ka raw, in one month, 10% yung kita mo. Mag-i-invest ka na 50,000, 60, 70, up to 1 million. Merong iba na 60% ang kikitain.
attend dapat tayo ng seminar. Meron tayong attend ng seminar about sa crabs naman. Seminar pa lang, napakalaki na yung babayaran mo. Napakalaki, ilang libo talaga. So sabi ko, sige, bablog natin. Then, ang offer lang sa atin, free yung mga, ang babayaran ko lang yata is, yung meal is free. Or babayaran ko lang yung mga gagamitin, yung mga booklet, something like that. Or hindi ko alam kung ang booklet ba yung librean, and then babayaran ko lang daw yung food. Gusto kong umattend, gusto kong pag-aralan para makapag-share ako. And then ang sabi nila, okay, merong libre na ano, pero bago ko raw i-upload, isend ko muna yung video sa kanila, i-approve nila. So bakit ko gagawin yun? Bakit ako, kasi dapat honest review. Kung ako'y gagawa ng video na i-share ko yung business na yun, gusto ko yung honest yung aking ano, yung review ko, yung comment ko, yung opinion ko. Kasi kung hindi naman talaga ako naniniwala sa business na yon, then of course iba yung aking review, sasend ko dun sa kanilang company, nila approve, hindi ko i-upload. So hindi ako umattend. Okay lang na magbayad ako ng buo, pero magbibigay ako ng reviews na makatotohanan. So guys, napakarami. Hindi ko na isa-isahin. Alam ko, pag iniisa-isa ko yung mga pangapangalang yan, hindi rin akong babanggit ang pangalan kasi magagalit yung mga yan. Alam nyo kung sino unang-unang nagagalit? Yung mga taong nag-invest kasi paniwalang-paniwala sila, nakikita sila, ganun-ganun. Then later on, marirealize nila, it's a scam. Hindi ko sinasabing scam, ano po? I mean, not directly. Hindi kung, maaaring hindi naman lahat, mayroong investment na hindi naman. Pero ang payo ko sa inyo, nandito ang negosyo sa Philippines. Actually, marami nag-offer sa akin. Sir, meron ako 1 million. Sir, meron ako 500,000. Sir, pwede ba mag-invest sa Paparabi 3? Pwede ba mag-invest sa negosyo sa Philippines? Palagi ang sagot ko, no. Tuturuan to kayo. Mag-share kami ng mga negosyo. Magsimula kayo. Kayo yung ahawak or yung pamilya ninyo or kung sino man. Pero hindi nyo ibibigay sa amin ng pera para gamitin namin. Then bibigyan namin kayo ng tubo. Ayaw ko nung ganun. Kasi, honestly, wala namang 100% na negosyo na sure, nakikita, wala. Kahit anong ganda niyan, meron pa rin, ika nga, pangyayari na pwedeng hindi kumita yan. Yung pandemic, nadaanan tayo ng pandemic. So guys, hawakan yung pera, pag-aralan yung negosyo, tayo humawak. Ano ba yung, paano ba natin malalaman kung scam or paano ba natin, bago tayo magsimula, bago tayo mag-invest, paano ba ang dapat natin gawin? Unang-una, yung produkto. Okay, alamin muna natin yung produkto, alamin natin yung kumpanya, gaano na katagal. Marami na nakikita ko, salamat doon sa ibang nagko-comment na concern. Okay? Gaano na katagal nag-exist yung inyong company? Biglang-biglang may bagong kumpanya, pak! Nakakala natin, boom na boom, marami nag-invest. Of course, kasi nga, maraming gusto mag-invest. Maraming may pera, walang alam na negosyo, gusto mag-invest. Ganun yun. Then, siyempre, boosted. Naka-boost siya sa Facebook, binayad niya, sponsored. So, of course, marami talagang mag-inquire. Hat-hat siya kasi yung mga tao eh. No? So, ngayon, ganun na katagal. Biglang-biglang, nag-register lang sa DTI or may iba nga, wala. Then, boom! Kala mo, malaking kumpanya. Alam nyo, natatawa ako, merong isa, tipo niya tayo, no? Indoor. Yung endorser or yung may-ari, naka-call talaga, business talaga, parang congressman, parang governor. Pinakikita mga sasakyan. Anong kaugnayan ng mga sasakyan? Anong kaugnayan ng suot mo, nung ganda mong lalaki, yung postura mo? Doon sa business na yun. Basta't exaggerated. Nakikita ko yung mga, dati ang gaganda ko, agad pagka mga networking, hindi naman, maraming networking na maganda. Pero, pag nakikita ko na, pinakikita yung mga ganda sasakyan, mga sports car. Siyempre, talagang nalilin lang, pausap po. Maawa tayo sa sarili natin, maawa rin tayo sa pamilya natin, lalong-lalo na yun sa mga OFW natin. Hawakan ng pera, i-invest ang tama. Okay, tuloy natin. Paano natin malalaman? Yung bang ibinibigay nila na percent na tubo mo, it's too good to be true, sobrang laki. Ngayon ang tanong ko sa inyo, kung kumikita pala ng ganung kalaki, yung negosyo nilang yun, bakit nila kinakailangan ng investor? Bakit hindi na lang yung kinikita nila na daang libo, milyon, yun yung kanilang, kung gusto nilang expand nila.
alam nyo, meron ako isang, yung part 2, magagawa ako tayo ng part 2 nito. May kwento ako na talagang tama naging kutub ko. So, next vlog. Okay. Dito, gusto ko lang hindiin para pag na, pag kayo po ay nagpa-plano mag-invest, stop mo na, hold. Until mapanood nyo ito at mapanood nyo pa yung susunod na video. Yung mga nag-offer ang napakalaking returns. Please, hawakan ang pera. Kung may mga tanong kayo, i-PM nyo. Kung may PM nyo yung negosyo Philippines, mag-message tayo. Kung gusto nyo ako makausap, tawagan nyo ako. Pero, hold muna yung pera nyo. Hawakan, nakakahawa, okay? So, it's more on warning. Ganun nakatagal, sino yung mga taong yon? May mga kumikita na ba talaga? Pero, kung kayo ay magtatanong sa mga taong nag-invest na kumita sila, kasi bagong-bago nga eh, paano nila masasabi na kumikita na sila ng malaki? Ang problema, parang it's networking nga kasi, kung may mga kakilala ka nagtanong, in-introduce sa'yo, tatanungin mo, oh, kumikita ka na ba? Okay ba itong negosyo nito? Siyempre, pag sila yung nag-invest, sasabihin nila, oo, wala naman sasabihin na, oh, naku, hindi maganda yun, blablabla. No, lagi silang, para bang sobrang nalinlang sila, talaga na brainwash ba, talaga ano, kahit anong sabihin mong negative dun sa kumpanya niya, hindi ang mga maniniwala, mag-aaway lang kayo. Kaya ang payo ko sa inyo, kung gusto mag-negosyo, para sa akin, hindi man lahat ng, hindi ko sinasabing mga scam yun, ano. Tayo po ay pag tayo nag-invest, tayo o hands-on, tayo o magmamanage ng negosyo, pero hindi para magmasid-masid tayo, magtanong-tanong tayo, pwede naman kayo mag-comment, okay ba itong anong ito? Pero, i-balance mo, yung i-analyze, talaga bang maganda itong negosyo ito? Para sa akin, ako inaawa, ako ito'y concern. May mga masisira ang pamilya, may mga plano mag-forgo dahil nga na-scam, babalik uli, ilang taon na, hindi tayo pabata, nakakaawa ang OFW. So, ang tilapia po, okay, hindi ko... yung negosyong tilapia, in-introduce natin. Marami ng distributor, marami ng reseller, pero hindi lang kung may mga kakilala kayo pwedeng kuhanan, kung may nagdi-deliver, walang problema kasi nga, yun yung ating habol. Maituro sa tao ang negosyo. Parang ang rabbit pa. Kung hindi kayo sa amin magkumuha ng rabbit or mag-seminar, walang problema, at least na-inspire namin. At least nakita nyo na may market pala talaga or maganda palang negosyo ang rabbit. Lalo-lalo na guys ang tilapia. Bata pa akong maliit, kinamulatan ko na ang tilapia dito sa Ta Lake. Hanggang ngayon, napakarami ng yumama, napakarami ng kumita, kumikita ang kabuhayan, kumikita ang negosyo, hindi scam. Yung ibibigay ninyo na pera para sa reseller, yung po ay COD, paggamit pa kayo ng mga aquarium at ibang gamit. Then sa mga distributor naman, yung inyong babayaran po, hindi po ito, hindi kayo mag-invest, hindi ito franchise, wala, no. Mga no royalty fees, mga... walang kinakailangan kayong i-register or walang kinakailangan na after 1 year, 2 years, may mga pabayaran, wala po. Totally, yung ibabayad nyo, yun yung sa mga aquarium, yun yung sa drum, aerator, yun yung tilapia. And then, yun na, pag nakapagbayad na kayo noon, yun yung mga gagamitin kasi natin, na ibibigay natin sa inyo. Then, everyday yung kita natin kasi everyday ang deliver. Kayo ang maghahandel ng pera ninyo, may gamit kayo in return, hindi sa franchise. No, hindi sa yung mag-invest investment scheme. No, hindi po. Kakaiba ito doon sa mga nakikita natin. Please po, please. Ito po yung para sa inyo. Sana, sabi nga nila, wala raw namang maluloko kung wala raw namang manloloko kung walang manloloko. Yan yung nakalimitang naririnig ko na, hindi ko sinasabing yung mga nakita natin ay manloloko. But, sana mag-ingat tayo. Okay? Sana mag-ingat. Lalo ngayong panahon ng pandemic, marami naglalabasan dyan. Isipin nyo, maaring yung business nila ay padaw na, kailangan nila ng tulong na funds para hindi mabangkara, para magdire-diretso. Ika nga ay parang supportang funds, pabagsak na, marami silang utang, yung i-invest nyo, ibabayad din lang nila. Then, yung iba namang magbabayad, yun yung ibibigay sa mga investor muna na parang may mga payout. Parang yung unang nag-invest, nagamit na yung pera, then yung mag-invest ulit, gagamitin, ibibigay dito yung payout, salin-salin. Ang problema, pag na-stop, tak, boom, wala nang pera, wala nang may payout. Diyan ang magtataguan, sisihan. Kaso, napakarami kong kilala yung na-scam.
doon sa investment na yon nasa ibang bansa, paano nila mahahabol doon sa isang yon naka-block na rin? Marami doon sa mga nakapanood ng video ito, alam ko marami, marami nakaka-relate, marami na yun, kawawa ko. Okay, naawa ko, concern, negosyo tayo, pag-aralan ko ang paano i-manage tamang produkto, tamang negosyo, tamang tao, tamang pag-handle. Okay? Ang hangad namin, makapagpa-uwi tayo ng maraming OFWs dito sa Pilipinas, makapag-fordo, napakahirap maging OFW. Malayo sa pamilya. Sa mga nandito naman sa Pilipinas na may mga kamag-anak na nasa bansa, tulungan sila na makapag-fordo, na makasama yung mga kayo dito sa Pilipinas. Wala tayong hangad kundi makatulong. Nagtuturo, nag-share tayo ng mga negosyo na pwedeng gawin ng mga tao para makatulong. Okay, maging matalino. Huwag humaling na humaling. Message lang nyo kami sa Negosyo ng Pilipinas. Pwede nyo kami tawagan kung may mga tanong po tayo. So, God bless. See you again on our next video. It's more on pagwa-warning. Okay, na hinahinay lang. Okay? God bless po. See you again on our next episode. Bye-bye.